Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys is gagawa tayo ng another transition. And if you are interested in this video guys, just keep on watching. And if you are new to my channel, make sure that you hit that subscribe button and click that notification bell for you to notify every time that I upload new CapCut tutorial videos. And without further ado guys, let's begin this video. So ang una lang natin gagawin is i-open natin si CapCut. And then pagka-open natin kay CapCut, punta lang tayo sa ating edit. And then create tayo ng new project. And then next naman natin na gagawin is mag-add tayo ng image, which is 5 image. So pili na lang kayo kung ilan or kung ano yung image na gagamitin nyo. And then pagka-select nyo, add nyo lang. And then sunod natin na gagawin guys is baguhin muna natin yung format to 9x16. And then balik tayo. Then next naman natin na gagawin guys is add tayo ng overlay. So select lang overlay and then add overlay. And then punta tayo sa videos and then select natin yung ating overlay and then add. And then next naman guys is i-zoom in muna natin or palakihin muna natin yung ating overlay. And then splice. And then select filter. And then palakihin pa natin. Ayan. And then next naman natin na gagawin guys is set tayo ng duration sa ating image. So first image natin is 3 second yung duration niya, which is yung default duration ng image. Then second image is 2.7 second. And then third image is 3 second ulit. And then fourth image is 3 second. And then last image is 3 seconds. And then sunod naman natin na gagawin guys is add tayo ng animation. So select lang natin yung animation and then combo. And then select natin yung pendulum 1 sa first animation or sa first image natin. Default. Muna tayo dun sa ating overlay. So hinaan natin ng volume para hindi nakaka-distract. And then next image natin or second image natin is pendulum 2. So punta ulit tayo sa animation and then combo. And then hanapin natin yung pendulum 2. So select lang para ma-apply. Same duration din. So lipat tayo sa third image. And then third image guys is pendulum 1 ulit. Then fourth image is pendulum 2. So paulit-ulit lang. And by the way guys, naka-display naman sa inyong mga screen kung ano yung animation na nilagay ko. And then last image guys is pendulum 1. Ayan. And then sunod natin na gagawin is sa image pa rin. So select natin yung first image and then zoom in lang natin ng konti. And then second image, zoom in pa din. And then lahat ng image guys is zoom in lang natin ng konti. Ayan. And then yung overlay guys is ibaba lang natin. Ayan. And then next naman guys is maglagay tayo ng text. So add text tayo and then type natin only girl. So nakakapitalize lahat siya. So magkakadikit yan, .mp4. Ayan. And then yung style guys, baguhin nyo na lang yung inyong, so baguhin nyo na lang yung font or yung font style kung anong gusto ninyo. So sa akin is vintage yung ilalagay ko. And then next naman is dalhin natin sa parting baba ng ating video. So palitin lang natin ng konti and then lagyan natin ng shadow na konti kulay itim. Ayan. And then baba natin pa. And then next naman is baguhin natin yung duration. Ayan. So, dapat yung duration niya is same dun sa overlay natin.
And then, maglagay tayo ng animation dito sa text. So, sa in animation, ang text natin is blur lang. And then, sa out is blur. So, yun lang. And then, next naman is maglagay tayo ng transition. So, select lang natin yung white box dito sa mga image. And then, hanapin natin yung white flash. And then, baguhin natin yung duration niya. So, isagad natin. And then, apply to all. And then, check para ma-apply sa lahat ng image. And then, next naman guys is maglagay tayo ng effects. So, select lang natin yung video effects. And then, punta tayo sa retro. And then, dito guys, meron kayong two option. It's either gamitin nyo yung noise 1 or yung noise 2. So, bahala na kayo kung alin yung gagamitin nyo. And, para sa akin, ang gagamitin ko is yung noise 2. And then, check natin para ma-apply. And then, baguhin natin yung duration. Ayan. And kapag tapos na, balik tayo dun sa ating overlay. And then, baguhin natin yung volume. And then, balik natin sa 100. And then, next is, sunod natin na gagawin guys is, punta tayo sa export setting sa taas. And then, select natin yung 60 frame per second. And then, pwede natin baguhin yung resolution niya to 720. And papabayaan ako na lang siya sa 1080. And then, pindutin lang natin yung export. Ayan, intayin natin mag-export. And then, pagtapos mag-export, guys, pwede nyo na siyang i-post sa inyong social media account like TikTok. And if isa kang CapCut creator, pwede mong i-post as template sa CapCut para mayroong makagamit. And that's all for today's tutorial, guys. Thank you!